Summer na. At nagyaya ang aking babo na mag-beach. So, since malapit lang kami dito, malapit lang ang beach dito, yung lugar kung saan kami nakatira sa city ay maraming beach na pwedeng puntahan. So, on the way na kami. Si Babo kagagaling lang sa work. Then, minessage na ako na gusto niya magdagat. Kaya, ayun. Pero, yung mga bata, iniwan na muna namin kay Lola. So, ayan. First time ko mag-beach ngayong 2020. So, safe na bang mag-beach? Question mark. So, pwede naman. Pwede namang mag-beach talaga. So, since dito sa city namin, ano na, COVID-free na. So, sana magtuloy-tuloy. So, pero kailangan lang din ng distancing pa din. Pero kami ni Babo ay mag-beach kung saan konti lang ang tao. So, ayun, on the way na kami. Siguro next time na lang namin isasama yung mga bata dahil medyo may mahangin-hangin pa din. At papakita ko sa inyo kung saan kami mag-beach ni Babo. Bumalik si Babo dahil walang parking. So, ang dami na nagdadagat. Gahanap na naman kami, Babo, ito. Gahanap na naman kami na parking. Kasi dun sa pwesto kung saan kami magdadagat ay walang parking. So, ayan, bumalik kami. Maghahanap kami. Sa parting yun magmamare, magdadagat. Dun. Dun ata ang pwesto. So, andito na kami. So, first time ako dinala ni Babo dito sa pwesto na to. Dahil usually, dun kami talaga sa mismong chita. So, mas ano to, mas malinaw daw ang tubig dito. Mamaya may kukwento ako sa inyo. Usapang two-piece. So, medyo magpapakita tayo ng balat ngayon. Ito na, dito na kami. Babo! Wow, ang ganda dito. I love the place. Wow! So, puro bato dito, walang ano, sand. Wow! Saan ako pupunta? Pinapupunta mo ako dito sa loob, pero meron. Tatakot ako. So, kung sa Pinas, usong-uso ang pagpapupute. At may payong dito. Itiman ngayong summer. Babo, madami na namang balat na makikita. Mabubusog na naman ang mata niya.
sa mga nakatupis. Bago pa ako nakapagpaputi ngayong winter, magpapaitim naman tayo ngayong summer. Ready na si Babo. So, ako, ready na ako. No, sa bahay, nag-ano na ako. Nagpalit na. Init. Guys, may kwento ako sa inyo. Kwentong two-piece. Kwentong mare. Nung una akong, syempre sa Pilipinas. Usually naman, aminin nyo kayo din. Ako, lalo na ako, yung mga galing sa probinsya. Yung mga nakatira sa probinsya sa Pilipinas. Kapag nagsuswimming tayo sa dagat or sa swimming pool, sa resort, aminin nyo, naka-shorts kayo, naka-t-shirts. Dito, nung dumating ako dito, first time ko, syempre, naka-shorts. First time ko, syempre, na naka-shorts na mag-swimming, naka-sando. Dahil, syempre, nadala ko pa yung nakaugalian natin sa Pilipinas na ganun ang outfit pag magsuswimming. Ang mga taon, na-adapt ko na yung kailangan talaga na naka-two-piece or naka, hindi naman two-piece, one-piece, naka-swimwear pag maliligo ka dito. Ayun, usually kapag kakaiba yung suot mo, halimbawa naka-shorts ka or naka-t-shirts kang maliligo sa resorts or sa mga swimming pool, sa mga beach na katulad ng ganito, hindi maiwasang di kapag tinginan ng mga tao na makakakita sa'yo. So, dumaan yung ano, yung ilang taon, si Babo nagsasunbathing na. Kita na yung tabs. Dumaan na yung ano, ilang taon, syempre na-adapt na namin, na-adapt ko paunti-unti na kailangan kong magsuot ng swimwear, ng bathing suit, ng two-piece. So, lakasan ng loob. Syempre, una, hiya-hiya dahil hindi sanay. So, hanggang nasanayan na. So, nakasanayan ko na magsuot ng two-piece. Ika nga, pakapalan ng mukha. May bilbil ka man, matanda ka man, may kamot ka man, may stretch mark ka man. Dito, may bilbil ka man, mataba ka man, payat ka man, sexy ka man, o kung ano pa man. Dito talagang nagsusuot ng swimwear, ng two-piece, ng one-piece, ng ayun. So, ayun, sa tingin ko ay isang maganda, ano, it's a good thing for me dahil na hindi ko naman sinasantabi yung pagiging nakagisnan sa Pilipinas dahil pag nauwi pa din ako, pa din, naka-shorts, naka-sando. Pero dito, pag nagsuswimming kami dito, pag two-piece kami, nakakapag-swimming, ayun. So, dito walang pakialaman. Walang pakialaman dito. Mahalaga na ina-enjoy mo yung summer. So, ganun dito. So, ayun yung kagandahan dito. At si Babo nagpapaitim na. At enjoy na namin ang dagat. Mabuting ako muna kung gaano kalalim. Alam mo naman, may katangkaran ng asawa mo.
tayo. Dahil hindi naman tayo patangkaran, dito lang tayo sa mababaw. Hindi rin ako marunong maglangoy. Loading lang alam ko. Doon kami nang galing. Makyat kami sa taas, bababa ulit kami. Bababa ulit tayo, bababa. So, galing tayo doon. Nagpa-picture ng konti, tiningnan ng view. So, mas maganda pa din ang lango yan doon. Doon. Dito nagbilad si Babo, siguro wala pa siyang 30 minutes nag-swimming. Babalik na lang kami next time. Mahaba pa naman ang summer. So ang summer dito ay hanggang mainit pa, hanggang mid ng September. So ayun, hiningal ako. Pauwi na kami. So, si Babo nagyaya muna mag-McDo. Ayun lang. So, yan lang. Ganyan lang ka. Bilis natapos ang aking unang pagdadagat ngayong taon na to. Ingat, ingat pa din tayo at ingat pa din kayo, mga amore. See you on my next vlog. Bye!